to Rodel Mayol this afternoon on Kababayan LA, former WBC light flyweight champion. And this is an important fight, Rodel, kasi sinabi mo elimination siya. Yeah. So kung sinong mananalo, pwedeng has a shot at a world title early next year. Okay. Imbitahan mong ating mga kababayan na supportahan kayo October 27th and also ipagdasal ka namin. Lahat ng mga kababayan na dito sa downtown LA, sana supportahan nyo kami na panoorin tsaka manalangin para sa aming kaligtasan sa dating na October 27th sa San Manuel Mindoan Casino. Panalangin para sa kanilang kaligtasan at tagumpay, syempre. Lahat po ng tatawag ngayong hapon mananalo ng tickets to the fight, complimentary breakfast, and $20 slot place courtesy of San Manuel Bingo and Casino. Neptali or Netali is joining us on the phone. Magandang hapon sa'yo. Hi, how are you? Yes, go ahead with your question. Yeah, hi. I want to ask what is his inspiration for the fight? Yan, good question. Ano raw ba ang iyong inspirasyon sa laban mo? Well, ang una-una, yung talagang sa ngayon, yung Filipino, sikat na sikat sa buong mundo dahil kay Manny Pacquiao. So, ngayon naman, inspirasyon namin na kahit paano makatulong lang sa kababayan natin na para marinig din at makadagdag ng karangalan. At saka, of course, yung mga, yung pamilya ko, siyempre, at lahat ng mga tao na sumusuporta at manood para sa kanila itong fight na ito. Ayan. Thank you so much. Congratulations also to Francisco. You won 2 tickets to the fight, complimentary breakfast, plus $20 slot place. You are on the line, on air with Rodel Mayol. Magandang hapon sa'yo. Good afternoon. Yes. Gusto ko lang malaman ko hanggang ilan tatagal ang kanyang stamina to beat Luis Maldonado and how many rounds? Ayan, how many rounds? Yung fight namin ngayon is 10 rounds. Pero yung pinag-trainingan namin is mahigit 12 rounds kasi pinaghandaan namin to sa Baguio pa. Kasama ko si yung pambansang kamao natin, Idol Manny Pacquiao. So, kahit ilang rounds pa, kayang-kaya natin. What do we know about Luis Maldonado? At saan mo sa tingin kami advantage over him? Si Luis Maldonado, magaling din na boksingero, veterano din. Pero magtuusan na lang kami sa fight or patibayan na lang kami. Pero mahina siya sa chan. So, doon natin advantage natin. Yun ang titirahin mo. Uh-oh. Okay. What about yung mga pagkatalo mo, Rodel? Yung mga experiences mo on the ring na hindi masyadong magaganda? Anong mga natutunan mo from those? Ang natutunan ko doon kasi sa mga fight na yun, talagang short notice . Dapat hindi talaga kuha ng short notice kasi pag mga ganun, madali kang mahilo sa fight. Pag kulang ka sa training, madali kang matalo, kang manakout. Oo, yun ang dahilan kung bakit parang madali. Saka parang naubusan ka. Oo, diba? Maubusan kasi kulang sa training. Ang ganda ng simula mo, pero hindi mo natatapos. Oo, kasi kulang sa training, tsaka short notice yung yung what is short notice? Ilang buwan dapat? Dapat 2 months. Pero yung mga promoter kasi, siyempre, anuin kanila, offeran kanila para yung advantage sa boksingero nila. Oo. And for boxers like you, syempre, you have no choice but to take it kasi kesa walang laban, walang pera. Wala. Diba? Tapos nandito pa kami. Buti na lang, sinalo kami ni Manny Pacquiao. Uh-oh. So, talagang siya ang nakatulong sa amin. Okay. Fernanda is on the line. Hi, Fernanda. Hi. Yes, go ahead with your question. Yeah, my question is, kasama ba niya ang family din niya, katulad ni Manny Pacquiao? Ayan. Kasama mo ba ang family? First of all, you're based here, di ba? Opo. Dito na po nakatira si Rodel Mayol. At sino kasama mo dito? Kasama ko po yung wife ko, yung anak ko isa. Kasi yung 2007, pumunta ako dito. Tapos dinala ko sila dito. Para kasi yung boxer kasi walang kasiguruhan. Kaya sinecure ko muna sila. Tapos andito na sila ngayon. Ayan. Hindi lang po magaling na boxer, magaling pa na ama, nagpaplano para sa kanyang pamilya. Rodel Mayol, your last chance to talk to him. When we return on Kababayan LA Talk Tuesday, don't go away.